Hi guys! Welcome dito sa Rasan Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a love reading for collective. Your energy. Heartbroken. Parang nagdurusa yung puso mo dito with the Three of Swords. Actually, guys, yung sa nagre-reklamo na hindi ko pinapakita yung shuffle, pag-shuffle. Mahirap kasi, ano kasi ito, maiksi kasi itong ano ko, tripod ko. No? Mahirap eh, basta mahirap sa ano ko. Hindi ko na pinapakita yung pag-shuffle. Kasi, baka ko bang hula. Minsan, binubunot ko na lang yan eh. Nasa inyo, kung makaresonate na lang kayo. Ganun. So, kung wala kayong tiwala sa kung ano yung bubunutin ko. Ako kasi, guys, na tao, honest naman ako. Kung ano yung lumalabas, yun yung pinapakita ko. Alangan naman dayain ko, diba? So, sa nag-question dyan, pwede namang, kung wala kang tiwala, doon ka sa ibang tarot reader, manood. So, we have here the King of Pentacles. With the King of Pentacles dito, you're stable, reliable. Ikaw yung person dito na hardworking ka, mahalaga sa yung stability, pera, kayamanan, status, no? And someone in your side na kakampi mo, someone na loyal, no, with this doggo. So, kailangan mo ng person na mapagkakatiwalaan. Partner. Yun yung gusto mo eh, na magiging partner, mapagkakatiwalaan mo. Na hindi ka mangamba, hindi ka matakot, na hindi ka aahasin, diba? Yun naman yun, guys, eh. Madami kasing ahas. Madami kasing, hindi lang basta ahas na, ano, madaming taong traidor, diba? Yung walang loyalty, diba? Lalo na kung umpisa pala yung relationship nyo, na hindi mo pag-ano kilala yung person na yon, ganun ka dito eh. Hindi ka basta-basta nagtitiwala, no? Hindi ka basta-basta nagko-commit. Hindi ka magko-commit hanggat wala ka pang tiwala, hanggat hindi pa buo yung tiwala mo sa person na yon. Kumbaga parang hindi niya pa napatunayan yung mapagkatiwalaan mo siya. Malaga sa yung trust. Kasi nawasak na yung puso mo eh. Na nasaktan ka na. Grabe yung pain na pinagdaanan mo dito. Na-drained. Na-drained yung energy mo as in yung, alam niyo yung dumanas ka ng heartbreak. Tapos yung person na yun ay mahal na mahal mo. Diba? Yun yung na-experience mo dito. Yung parang maramdaman mo din talaga yung parang sinasaksak yung puso mo. Diba? Grabe kaya, no? Pagka mga ganun. Three of Swords to eh. Oh. And we have here, kung nakita nyo, parang lantang puno. Ganun yung na-experience mo dito. Na parang, wala kang energy, sobrang sakit, madilim yung pinagdaanan mo, masakit, na matinding heartbreak. Yung parang, grabe yung iyak mo dito. So, let's see. Energy of your person na iniyakan mo, na nasaktan ka.
So, pareho kayong naapektuhan. Parang ano siya dito eh. Na-trapped. Sa mahirap na situation. Na this person needs to stick kung saan man siya. Yung parang ganun. Ginugusti ka ng person na to ngayon or hindi ka niya ina-approach, hindi ka niya kinakausap, parang dead ma lang, no? Na wala kang marinig tungkol sa kanya, parang gano'n, na ina-isolate niyo yung sarili niya, na parang natatago siya sa'yo, di ba? Ang hirap nun, talagang masasaktan ka nun, pag lalo na minahal mo siya, no? Lalo pag kakabreak niyo parang dalawa. Or kaka, yun nga eh, kahit na walang breakup na nangyari, kung ginosting ka niya, di ba? Madaming nangyayaring ganyan. Pero, itong person mo, nagkaroon na to ng freedom eh, sa pagkatali, or parang, situation or relationship na parang tinatali siya na parang wala siyang freedom na may nagkukontrol sa kanya. So, nagkaroon na siya ng freedom, no? Nakalaya na siya. Nagkaroon na siya ng kalayaan. And ngayon, may kalayaan na siya na gawin kung ano yung gusto niya. Pero for now, itong person na to ay nag-heal. Mukhang kinikilala niya ng gusto yung sarili niya. Madalas siguro mag-meditate to. And mag-isip-isip na mag-muni-muni. Mag-relax. Gusto niya mapag-isa siya. At mag-isip. Mag-isip ng mag-isip about siguro sa situation nyo, sa buhay niya. Parang malalim yung pinag-isipan ng person na to eh. Pero, with this Six of Cups, itong person mo, pag nagmahal to, loyal naman to. No? Na yung hinahanap nito, yung makakasama niya habang buhay, no? Na walang iwanan, parang ganun ba? Na makasama niya throughout his or her life na merong loyalty. Yun nga, walang iwanan nga eh. Parang best friend and a lover at the same time na may love. Alam niyo yung love na affection. Love na mafe-feel mo talaga, no? Yung ganun, na may care ka, may affection ka, ganun din siya. So, let's see feelings ng person mo na to towards you. Six of Swords. And the Hermit card. Parang pinipilit niyang ilayo yung damdamin niya sa'yo. Lumayo. Umiwas. Pero, nasasaktan siya dito. With the Six of Swords. Parang hinahanap niya yung peace. Gusto niya ng peace of mind. Magpakalayo-layo muna. Mag-heal muna siya. Merong new person ba for you? There is? Meron? The Chariot? May paparating, guys. Oh. Naiisip ka nito. May paparating. Hindi ka mawala sa isipan niya.
Parating siya to have a new beginning. Gusto niya ng relationship with you? Sino to? Ah. Nasa malayo. Gusto kanyang puntahan. Diba, King of Pentacles yung energy mo. Gusto kanyang puntahan, magkaroon ng new beginning sa inyo. Nagkaroon ng transformation, ending sa inyo nito ng person na to. To have a new beginning. Gusto kanyang puntahan. Possible. Para magkaroon ng transformation sa buhay niya. Kung new person man ito na hindi pa kayo nagkaroon ng relationship. So, kilala ka na nito kasi iniisip ka niya eh. Ikaw yung nasa isip niya. Ulit-ulit. Feelings ng person na to towards you. Pag naisip ka niya. Ah, new beginning. May sakit na naramdaman na nagnanais siya, naghahangad siya ng new beginning sa inyong dalawa. Pinagpipray niya na magkaroon pa ng chance sa inyo. New beginning, new life, new relationship with you. Marinyo lahat. Past person mo with a death card. Feelings mo towards a person na to, ay, okay. This is your energy again, no? King of Pentacles and Four of Wands, Two of Wands. May bala kang isacrifice to come towards a person na to. So, pareho kayong gusto nyo mag-meet, no? Magkita, LDR to guys. LDR connection. This is your energy. Na magsama na kayo, maging stable kayong dalawa. Mamuhay kayo ng stable, magkasama. With the Four of Wands. Na mag-build na kayo ng family nyo, mag-build kayo ng house nyo. You will live together, no? In one roof. Sa isang bubong. Parang ganun. Kahit yung parang turda lang, ay parang pangit naman yung turda sa umpisa. Yung kumbaga, magtayo kayo ng bahay nyo. Kahit maliit, kahit simple, no? Parang gano'n. Masaya kayong dalawa. And sabay kayong mag-progress. Or, possible na guys, with the King of Pentacles, maano ka na dito eh. Mayaman ka na eh. Stable ka na financially. Malayo na yung narating mo. Madami ka nang na-accumulate na wealth, pera. Dahil sa hardworking ka. So, gusto mo magkaroon ng celebration, kasal, with the Four of Wands. Gusto mo magkaroon ng parang feast, parang gano'n. Yun nga, engagement, kasal, na magsama na kayo. So, let's see kung ano yung next na mangyayari sa inyo. Stability. We have here the Four of Cups, Two of Swords, and the Ace of Pentacles. Uy! And the Seven of Pentacles. Merong offer. There is an offer. A stable offer from this person. So, person mo na long-term, you know, magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Na stable na. Grounded. So, possible talaga, guys, makasal kayong dalawa, no? You will be together. You will live happily, no? Masaya kayong magsasama, no? Pero, unsure ka pa, eh. Parang, unsure ka pa kung kailan mangyayari to, kung kailan mag-grow. Kasi sa ngayon, parang nag-imagine ka lang. Parang,
more nagfo-focus yung isip mo sa wala, wala, ganun. Sa parang negative. Na parang walang direksyon. Then heartbroken ka nga. Pero there is a possibility na mag-grow yun. No? More information sa mga susunod na mangyayari. Nine of Swords. Three of Cups. So, possible dito, guys, ay parang still affected ka pa rin ng heartbreak, breakup. Parang ganun. Affected ka pa rin sa nangyaring may third party, possible sa ibang person mo, sa past person mo, sa mga ganun. Kumbaga, hindi ka pa na-healed. So, you need healing. So, sa inyong dalawa, ano ba mga next na mangyari? Possible na bubuo kayong family niyo. Bubuo kayo ng pamilya na pareho kayong nagtatrabaho, nagsisikap, nagbibuild ng magandang kinabukasan para sa future nyo at para sa future ng anak nyo na may pagtutulungan. Masaya kayong magkasama, binubuo yung pamilya nyo, parang ganun. Na you're building your wealth, na magkasabay kayo, na may pagtutulungan sa inyong dalawa, and masaya kayong gumagawa ng gawain nyo. Kunwari sa bahay nyo. Gawain sa bahay. Mga ganun. Magkasama kayong dalawa. Or else ay gawain sa trabaho o negosyo man yan. May pagtutulungan sa inyong dalawa. And na-enjoy nyo yun na magkasama kayong dalawa. Habang naghahanap buhay kayo. Sa araw-araw na buhay nyo. And with the Hermit card. So, this is your person na ano eh. Na ginosting ka or hindi ka kinausap. Ngayon, yung person mo na to ay mukhang siya yung makatuluyan mo. No? Na itong person na to ay mag-heal na, no? Mag-healom na yung mga sugat, no? Mga dapat mag-healom. Kumbaga, itong person na to ay ready na siya to come out from its shell. Ready na siya to face you, to be happy with you, to build a family with you, to talk to you. Parang ganun. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko at paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.